Sa? Palaw. Kung saan ang kalaw ka ng lugar? Palaw. Apalaw? Lugar na sa kwan? Lugar sa Negros? Muna yung lugar ninyo dito? Ah, Palau 1. Saka Palau 2. Tapos yung mga kakilala mo doon sa Negros. Mga parinte ni mo. Ah, daghang Castro dito sa Negros? Si Castro nga Gison. Oh. Bilma na? Bata ni Bilma na? Utod ni Bongbong? Ah, utod dyan ni Bongbong na si Castro? Utod ni Bongbong na Castro Jason. Oh, Castro Jason yan eh. Kato ni Dajima, no? Anak ni Dajima? Castro, bata ni Jima. Ah, bata ni Jima na si Jason Castro? Si... Utod ni Kata? Si Jima? Jason. Ah, si Jason, utod ni Kata. Tapos, sino pa? May utod pa na si Jason? Napa na igsoon si Jason? Ah, si Kata. Kag si Kathleen. Ah, utod ni Jason, tatlo sila. Tapos, ang nanay nila, si... Si Jima ang nanay nila. Ah, si Nungboy. Tatay nila ni Jason, si Nungboy. Ah, Boy gali ang tatay, no? Kasi si Jason doon, nag-message sa ko, aba. Facebook na ko. Pag ato na itong Manila, atong pasuruyon si Jason dito. No, para mag-istoryahan na ito, no? Sa building na dako. Sa building na dako. So, ito po mga kalingap, storytelling, no? About dun. So, gabi-gabi, kailangan natin kausapin si Dundun regarding sa mga kanyang pinagdaanan. So, may mga time na matino siyang kausap, maganda yung mga kanyang sinasabi. Pero yung mayroong mga bumabalagbag, di ba? May mga kunting balagbag na sagot. So, hindi ka talaga salita ng Tagalog. Tagalog ba na istorya ba Tagalog? Marunong ka mag-Tagalog. Dapat mag-Tagalog tayo. Tagalog na lang tayo. Oo, para kasi dito tayo sa, sa Camarines Norte. No? Camarines Norte na to. O, dait, no? Dait. Camarines Norte, dait. Pag-alis mo ba sa, pag-alis mo sa Negros, nagsakay ka pag bus o wala na? Wala na. Nagdala ako ng Luprano. Ah, dinala ka ng eroplano papuntang... Kuwara ng magic. Minagic lang yung eroplano. Minagic mo yung eroplano? Minagic. Pag dumating ko nila, balik ko naman ulit ang eroplano. Wala. Minagic daw ni Dundun ang eroplano. Ayan. Pag ko sa dahanan doon, natutulog sa... Sa damuhan ka natutulog. Tapos, nung buhay mo, sinasabi mong nasa Manila ka doon, anong mga naranasan mo doon sa Manila? Nagalagala ka lang doon? Nagalagala lang sa Divisoria. Sa Divisoria? Daghan man itong tindahan damit doon, no? Oh, mga sinina dito ba, barato. Mga mura damit doon eh. Mayroon pa 50. 50, no? May tag-pulo ko.
May tag 10 po, may tag 10. Tag 15 na damit. Nalagmin na itong tag 15, no? Oo. Tapos, ang tanong, paano ka nakarating dito sa Dait? Nakarating ako dito kasi palagi lakad. Ah, naglakad ka lang palagi. Mm-hmm. Kasi nakarating ka dito sa Dait. Mm-hmm. Galing ng Maynila? Mm-hmm. Nalakad ko lang. Ah, nilalakad mo lang. Tapos pag inabot ka ng gabi, anong ginagawa mo? Natulog sa damuhan, no? Ah, sa damuhan ka natutulog. Tapos pagising mo, maglakad ka na naman. Lakad naman. So napadpad ka dito sa Dait doon. Mga matagal ka dito sa Dait. Mm-hmm. Mga 3 taon. Dito sa Dait. 3 taon? Sobrang 3 taon. Grabe, no? Eh, paano yan kung ano, galing ka ng Maynila, naglalakad ka, paano pag nagugutom ka? Tubig lang iniinom mo, kung nagugutom ka na. Ah, tubig lang iniinom mo? Tubig lang iniinom ko. Tapos paano kung ano, paano kung di mo na kaya yung gutom mo? Anong ginagawa mo? Minsan, hindi ako magutom din. Ah, naano ka na, nasanay ka na? Lagi lakad na hindi makakain. Masanay ka kung matagalan? Katagalan, no? Ano na? Parang hindi mo na ano yung gutom, ramdaman. Hmm. Paano yung ano? Paano yung bihisan mo? Wala kang damit dala? Wala. Wala kang damit dala. Grabe, no? Nagutang ulan. Ganun itong sot, no? Masa ka, basa. Basa. Tapos matuyo na lang. Yan, so magpapainit ka na naman para matuyo yung damit mo. Grabe yung naranasan mo dun, no? Nakaranas ka na nung solo pa, no? Ay, hindi ko pa naranasan yun. Bakit mo ginawa yun dun? Anong ano mo? Anong rason mo bakit mo ginawang maglayas dun sa inyo? Kasi ano? Tahimik dun sa Panigros? Kaya ka naglayas dun kasi ayaw mo dun ng ano, tahimik? Punta ko dito sa Manila kasi masaya na dito. Ah, kaya ka pala pumunta ng Maynila kasi masaya. So, nung nasa Manila ka ba dun, eh, nagkaroon ka ba ng mga kaibigan? Sa Manila? Sino yung mga nakaibigan mo sa Maynila? Bunsoy. Bunsoy? Taga saan yun si Bunsoy? Sa Parola Block 9. Ah, sa Parola? Sa Tisoy. Wami, Julogs. Dami mo palang naging trupa sa Manila, ah. Dami. No? Nakatrupa ko dun. Kilala ka pa kaya nila dun? Kung sakaling pagbalik natin ng pag-uwi ko ng pag-uwi natin ng Maynila, sa 20, may matandaan ka pa sa kanila doon? Oo. Si Juby. Juby, kilala mo Juby, no? Hindi, no? Hindi. Juby. Saan lugar yun? Saan lugar sa Maynila yun? Parola, Block 9. Sa Parola, Block 9? Saan yan? Sa Tundo? Sa Parola, Block 9. Parola Block 9, ano lang nga siya, lugar nga block, pero ang kuan ba, Tundo? Sakop? Oo. Sakop sa Tundo? Sakop sa Tundo. O sa Manila? Sakop sa Divisoria. Sakop sa Divisoria. Sa Parola Block 9. Squatter yan dyan, di ba? Dami mga adik doon. Dami adik doon? So hindi ka rin, nag-adik ka rin ba noon? Sa Block 9 Parola? So, matagal ka rin pala sa Maynila doon. Matagal ka rin palang tumambay sa Maynila. Mayroon naganap sa akin doon.
Manila, kaso lang wala ako nagpakita. Ah, hindi ka nagpakita. Bakit? Hmm. Bakit hindi ka nagpakita? Wala ako nagpakita. May dala-dala baril. Ay, may dalang baril? Oo. Pago, no? Eh, bakit ka hindi nagpakita? May kasalanan ka doon? Wala na. Wala ka namang kasalanan? Lahat ng kami isda doon. Ng mga bunsod. Ah, nag-ano kayo ng mga isda doon? Ng mga bunsod. Ang tawag yung bunsod. Isda, manghuli. Manghuli ng isda. Pero nung ano, nung galing ka ng Maynila, nakadating ka dito sa Dait, naglakad ka lang? Naglakad lang. Grabe nung ano mo, no? Grabe yung naranasan mo pala, no? Dito sa mga ano mo, sa mga utod mo, mga kapatid mo. Lagam ko to si JK. Pero wala, bakit wala kang nanay papa? Wala. Ha? Ako lang kung gumawa sa katawan ko sa kuiba. Ikaw lang ang gumawa sa katawan mo? Kuiba. Sa kuiba mo ginawa yung katawan mo? Doon ka naging tao? Paano yun? Paano nangyari yun? Sa gahom, no? Sa gahom? Sa kapangyarihan. Yung gahom kasi mga kalingap, mga gahom na sinasabi, no, sa Ilunggo at saka sa Bisaya, ang ibig sabihin ng gahom is kapangyarihan. No, so ibig sabihin ni may kapangyarihan ka pala doon. No, pero na kay gahom. May kapangyarihan ka doon? Ha? Kapangyarihan. Yan ang pangyayon, gawa ng tao, no? Tapos, lang. Kung may kapangyarihan ka, ano, gamitin mo yung kapangyarihan mo para manalo tayo sa luto. No? Hindi pa gamitin. Ay, hindi pa pwede. Kanang mawala pa ako, no, gamitin yung kapangyarihan. Para yayaman tayo. No, doon, no? Para mudato ta ba? Tawa si Dun Dun. Ginadakop namang luto ro? Ah, ginadakop na ba? Hindi, legal yan. Legal yan, legal. Ginadakop na. So, wala ka talagang nanay. Ay, wala kay nanay? Wala. Tatay, wala ka rin tatay? Wala din. Paano ka nabuo? Sa gahom lang. Binuo ko sa gahom. Binuo ka sa kapangyarihan? Pangyarihan na gahom. Mayuta, no? Ang hirap mong pa... Ano, bakit hindi mo kilala yung nanay mo? Wala yung nanay. Ha? Mayroon, tumawag nga sa amin ni Kuya Bal, eh. Anak ka daw niya, eh. Ha? Walang bakaya ka yan. Walang anak yon? So, ibig sabihin, hindi kanya anak. Hindi mo rin siya nanay. Tatay, wala ka tatay? Wala din. Wala ka rin tatay talaga? Wala. Eh, paano ka na tao? Sa gahom na. Ah, sa gahom? Gahom na yun pa ba? Pangyarihan na, kapangyarihan na lupa. Ang hirap ka kwentuhan si Dundun. Kaya hindi sa, marunong sila magawa ng tao. Ano, wala galing sa ubinto. Ah, sino yun? Sino yung marunong gumawa ng tao? Yung kapangyarihan? Eh, pangyarihan lang marunong magawa tao. May yuta, no? May tanong ako sa'yo doon. Kasi ayaw mo namang sabihin na may nanay tatay ka, eh. No? Wala ka talagang nanay? Wala. Wala ka rin tatay? Wala.
Itanong ako sa iyo, nagkaroon ka ba ng kaibigan na babae? Kaibigan? Oo, kaibigan na babae. Sa Manila, Michelle. Si Michelle? Oo. Kaibigan ko doon si Michelle sa Manila. Saan siya ba? Parola Block 9. Ah, sa Parola rin. Kaibigan mo? Gano mo na siya katagal kaibigan? Close na kaibigan? Dati yun. Dati? Kaibigan. Ngayon, hindi na. Hindi na kasi wala ka na doon, di ba? Wala na. Pero yun si Michelle na yun, pag nagsama kayo, anong ginagawa mo sa kanya? Sama, sabi ko, tropa. Tropa lang. Tropa lang. Inaakbayan mo rin. Tropa. Inaakbayan mo si Michelle. Tapos niya yakap mo. So, ibig sabihin. Yakap ko si Michelle. O, tapos? Sabi ko, malamig dito. Ay, sus, ginoo. Tapos, anong sunod na nangyari nung niyakap mo si Michelle? Sa brad. Galat ay sa tabing dagat. Galat yung ganun. Tapos? Tisoy. May kasama ka si Tisoy, tropa. Tisoy Kulot. Si Tisoy Kulot, kasama nyo. Misuriya. Siyempre, pagdating nyo doon sa tabing dagat, malamig yun doon. Anong ginawa mo kay Michelle? Sabi niya, mag-inuman tayo. Nag-inom kayo? Sabi niya, mag-inom tayo. Red Horse. Tapos nung uminom kayo, tapos nalasing kayo, anong nangyari? Wala, natulog na. Natulog na kayo? Tapos tabi kayo natulog? Bili kami ng doon, Red Horse. Kinsi kakaha. Tapos nung natulog kayo, na tumabi kayo natulog, nagyakapan ba kayo? Wala ko na ito yakap. Hindi mo siya niyakap? Nalasing ako doon. So, ibig sabihin, si Michelle, hindi mo lang siya kaibigan, kundi ano mo pa siya? Brad na, kusa. Kakusa mo siya? Isa kulungan lang yung kakusa eh. Kan baka nung tropa ng sinis yung tropa mag-inuman tropa lang. So sa Maynila nung tumira ka sa Parola, hindi ka nagkaroon ng girlfriend o nagkaroon ka ng girlfriend doon? Wala talaga. Wala kang girlfriend doon? Wala akong girlfriend ko ano lang tropa. Trupa-trupa lang. Trupa-trupa lang. Paano ka napadpad ng bakit nagkaganon ka o naging taong grasa ka? Marami ka palang kaibigan sa Maynila. Nakita niyo ako doon? Oo. ang tanong ko nga. Takbo ako kagad. Ha? Takbo ako kagad na naghanap sa akin doon. May naghanap sa'yo, tumakbo ka. Daladalag baril yun. May dalang baril yung naghanap sa'yo? Tapos tumakbo ka? Yun na yung umpisa kung bakit naglakad-lakad ka na lang. Ba't ka natatawa? Natawa lang ako doon kasi may dalang baril yung naghanap. Kaya ka lang natawa ka lang. Kasi may baril yung naghanap sa'yo, baka patayin ka. Kaya umalis ka doon. Nung umalis ka na doon, ano na ginawa mo? Naglakad-lakad ka na lang? Lakad na lang. Hanggang Pasay. Pasay, tapos nakapunta ka na dito sa Dait. Papunta dito ng Dait. Grabe, no? Dito sa Dait, may mga kilala ka dito? Wala. Wala kang kilala dito? Kasi pagdating mo dito, nangihingi-hingi ka na lang, no? Ay, sakit yung liit ko, ah. Grabe yung winto, no? So, storytelling. About kay Dundon. So, ang hirap himayin, mga kalingap. Kung talaga ang punot dulo. No? Inantok na ako. Kakakwento kay Dundon. Hindi na kumusuro ito gusto. Asa? Parulabot na. Hindi ka na babalik doon?
Hindi na ako babalik ng Magdala. Bakit? Hindi na. May titira sa'yo doon? Daming adik doon. Ang daming adik doon? So, yun po mga kalingap, no? Mayroon tayong... ito naisip ko lang na kwentuhan lagi si Dundun. Ngayon ko lang naisip na videohan. Na kuha na ng video yung kwentuhan namin. So, lahat ng hinihimay-himay natin. Kung paano si Dundun naging nagkaganito, o saan siya nag-umpisa. So, dahan-dahan nating inaalam yung buhay ni Dundun, no? Sa pagbalik namin sa Maynila, pagbalik ko ng Maynila at kasama ko si Dundun, doon po natin malalaman yung totoo talaga at nag-PM na sa akin yung pinsan niya na mag-meet kami doon sa Cavite. So, sana marami pa tayong malalaman tungkol sa buhay ni Dundun, no, para mas maano natin, no, ma-assist natin ng maayos si Dundun. So, hanggang dito na lang po yung video na to mga kalingap. Sana po makapagbigay kayo ng magandang idea, no, kung ano talaga ang dapat natin gawin kay Dundun. So, para sa akin, gusto kong mapacheck upan talaga si Dundun para malapatan ng tamang gamutan, no. Sana maging maayos ang buhay ni Dundun. So, bago kami maghiwa-hiwalay ni Dundun, sana ma-establish natin yung buhay niya. So, yun po mga kalingap. Maraming salamat po sa ating lahat, no. Don, thank you, Don. Ha? Salamat sa mga kwento mo sa buhay, no. So, marami pa tayong pagkikwentuhan doon. Mahaba pa yung panahon ng pagsasama natin. So, sana magdasal na lang tayo na maayos, no, mapasaayos yung buhay ni Dundun. So, maraming salamat po mga kalingap. God bless and good night po. Good night sa inyong lahat.